kan Sabto yung pagka golden brown niya. Hi, welcome again to Pinoy Food Foodaholics. Hi, welcome again to Pinoy Foodaholics. Gutom ka na ba? Tara, magluto tayo. Today's episode, magluluto tayo ng famous dish ng mga Japanese. Ito yung chicken katsu. Ano pa inaantay natin? Simula na! Mga kakailanganin natin ay chicken breast, breadcrumbs, all-purpose flour, egg, one egg lang, beat lang natin, then lagyan natin ng salt and pepper, at mantika, mamaya. Tapos, magluluto na tayo. Okay? So, first, kailangan nating hiwain yung chicken breast. So, ihati natin siya. Ayan. Pinagawa dito, parang binabutterfly siya. Katapos, pupukin natin siya, ipaplatin natin siya para mas maganda yung pag-ready natin. Okay? So, let's start. Okay, pupukin na natin. Do it! Just do it! Para lalo lumapad. Huwag lang masyadong matigin, no? Kasi, baka madurog yung laman. Yung sakto lang. Para lang lumapad siya. At magpantay. Okay, okay na. Next natin gagawin, lalagyan natin siya ng konting pepper. Then, salt. Dash lang. Pinong-pino itong asin na to, kaya ang ingat lang na baka umalat. Okay. So, ngayon ibe-breading na natin siya. Ngayon, ay hita kayo, may stick ako dito para hindi tayo masyadong madikitan ng breading. Yan. So, para hindi makapit sa kamay. Yan lang ang sistema ko. Okay, then next natin, dip naman natin siya sa beaten egg. Yan. So, tulak lang natin, ganyan. Para side to side. No? Ikot naman natin. Dip natin na. Yan. Katapos, sunod natin yung ating breadcrumbs. Ayan. So, breadcrumbs. Kuha tayo ng kutsara. Para, ayan. Kuha natin siya sa taas. Para mabalutan yung ating chicken. Ayan. And then, pwede natin i-press konti. Para pumapit. Ayan. So, okay na siya. And then, natin ulit. Sa kabilang side naman. So, para mag-breading siya ng muslo. Ayan. Press nyo rin konti. Ayan. Kakapit na yung muslo. Okay. Ito siya. Ganyan lang kasimple. Ulitin lang natin lahat ng procedure ng ganito. Mula sa harina at pagkatapos itlog and breadcrumbs. Yan lang ganyan. Para malaman natin kung mainit na yung mandila, try natin itong so pag kumukulo na yung ganyan, ibig sabihin mainit na yung ating mandila. Pwede na tayong maglagay. Lagay na natin yung ating chicken.
maging ready. Ayan, medyo brown na yung ating chicken na naibaliktad ko na siya kanina. Tingnan natin ulit kung medyo brown na rin yung kapita. So, bawat side is mga 5 minutes or more. Depende sa kapal ng chicken kung gaano ka thick or thin yung pagkakaiwan dun sa chicken. Saka yung pag-fry. Mas manipis, mas madali siya maluto. Pag makapal, ngayon, luto na siya. So, pwede na natin siyang inahon. Hindi mo ito ang kumabili na ito. Ano rin tayo? Ayun na. So, anyway, hindi na lang natin. Basta. Ito na po yung ating finished product, ang chicken katsu. Ngayon, tikman na natin. Sakto lang yung pagkaluto ng chicken. Ang tama. At hindi masyado makapal yung breading, no? Gusto ah. Yan. If you like this video, please click and subscribe to my channel, Pinoy Foodaholics, for new and videos and updates. Thank you. Tara, kain na.